Napakahirap mo magsalita pagkaharap mo si Direk Joel. Bakit? Eh, yun ang ano ko eh. Mother ko. At syempre si Jun Pablo nandito rin. Ang presidente ng Gantimpala, chair of the board. Ang aking associate director, si Yen Aline de Leon. Yan po yung estudyante ko sa workshop namin sa Dilian noong araw with Marcos, Consihal Marcos Iso noong araw. Sila yung mga na-discover namin doon. Like, Nicky Valdez, Kakay Bautista, at marami pang iba na kayo nakikita niyo sa mga television. Anyway, cancer ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Alam niyo po ba, dahil nasabi na rin ang lahat, halos hindi ka sabihin ko, na-preempt ako, I just give you some trivia dito sa cancer, no? Kasi nagkaroon kami ng tatlong araw na workshop. Lahat na, covered na lahat. And then yung last workshop namin, guest namin si Dr. Vic Torres. Isa siyang historian. You know him, no? From Nasal, no? Okay. Alam mo po ba na yung Basilio Tristine ay wala naman sa totoong novela? Yeah. It was the national artist, Jerry De Leon, ang lang naglagay lang doon sa movie. So, in-adapt na doon ng mga manunulat after the original novel. Kasi, pwede mo sabihin, we saw the original, pero syempre in Latin. Oo, pero hindi namin pwede publish because of, hindi ko alam pa doon sa di ba? So, yun, in-explain niya doon, and then, lahat ng characters based talaga sa totoong buhay ng family ni Jose Rizal. Like, si Piloso Puntasio, based siya doon sa kapatid niya, si Pasiano. Di ba? Yung palang role ng season na yon sa original book is dumaan lang na baliw, na pahimik, na pinasang kabatawa, ganun lang siya sa kalye, parang taong grasa ngayon. Nung magbasa ni Jerry De Leon, na gagawin niya na yung Dolly, sinag niya ng ibang soya. So parang, yun na yung kinopyo ng ibang writers, at talagang, yun na yung na-continue. Kaya ngayon, pinag-uusapan pa, totoo bang na-rape si Sisa? Totoo, mga ganun marami ng question, di ba? Bakit may rape si? Eh, syempre na-adapt na natin yung mga ginawa ng mga former writers ng araw, like yung mga side, yung mga ganun, yung nag-aaral sa elementary. So, yung mga trivia ng dulang ng novel na Dolly, Bitangere ang tapat daw ang pagkatapun na, sabi ni Dr. Wick. So, ako po ay napunta sa akin to noong 1994-95. Binigyan kami ng grant ng CCT at saka ng NCCA para makapag-perform ng libre sa CCT. Sino ho ba ang director na hindi nangarap makapagpalabas sa main theater ng CCT? Binigay po doon sa akin ang nasirang Tony Spero. Pinagkatiwalaan niya ako. So, lagi ito po napapanood sa maliit ang letter dito sa baba ng CCT. Pero nung napunta na kami sa Met, binigyan kami nga ng katataog na pag-perform. So, medyo nilakihan po na ng scale. So, nakuha ko sina Miss Cherry Paiticache, Josep Ramillo, Pen Medina, Belit Rey Ventura, Sherry Lara, marami. Si Arnold Reyes, yung pala discover. Ipakanta ko doon, siya yung singer. Kasi ako po yung singer dati, bukod kay Ariosto Reyes, di ba? Na napanood ni Tita Pilar ng 1980s. Huwag mo itanggi. Ayan yung poster. So yung gano'n na kalawak ito yung mga nag-perform ng araw. At I think si Tommy Abuel ang pinakamatagal na lumabas ng Ibarra for almost more than 20 years, no? More than 20 years. At ang original namin na Sisa was Susan's Africa. At saka yung Maria Clara, talagang si Mia Gutierrez yan. Walang makakuha ng role na yan kay Mia for so many years. Parang halos sabay sila ni Tony. Anyway, nung binigyan na sa CCT, yung tanong pa yun naman, okay naman, from one song, naging two songs, naging three songs. So, nung last year, nung ginawa, pinabalik ako ni Sir Jude sa Gantimpala, sabi ko, sige gagawin ko, pero sana musical na. Sabi ko sa kanya, straight na, kasi wala pa talagang Gantimpala ang musical. Dahil, unang-una, napakamahal. So, sabi niya, tama-tama. Kasi next year, 35 years na tayo, full musical na yan. So, yung pangarap na yun last year, naging katuparan na ngayon this year. So, biro mo, mga ngarap ka lang pala, kahit wala kami pera, sige, sumusunto kami sa band, go! Basta nandyan kayo, magagawa namin ito. Iwa, sige, kailangan ito mapanood ng marami. Kasi sabi nga nung, ako naniniwala ako na ang trabaho ni Rizal ay dapat malaman. Kahit maging generation X, Y, and Z ngayon, kung ano man edad sila, dapat i-share natin kasi kailangan eh. Kailangan talaga. Para ma-form yung values, di ba? Kasi kung ikaw na siguro sabihin kung great Filipino mo,
kung i-review natin. Masarap pa rin siya basahin ka ngayon. Diba? At mas masarap panoorin. So magkita-kita tayo. Malapit na tayo magkita-kita. Sa August 27, meron tayong preview dun. Pwede na yan. Sabihin? Oo, doon tayo sa isang tanghalian ni Cher. Magsalo-salo tayo ulit sa AFB Theater. Anyway, gusto ko namang introduce. At marami rin namang, maraming na kaming artista talagang naging popular dahil nanggaling sa cancer. Marami sila sa abroad. In fact, meron kami yung sabihin ko na nagagawa sila ng parang nagdodonate sila sa amin ng konti kung anong pwede kasi alam nila medyo kinakapos kami ng budget. But ito na nga yung konting hindi bubuga ko lang sa inyo kasi ang tagal-tagal na namin kumukuha ng sponsors, minsan walang pumatol. Ako ay isang, parang 18 years na sa isang company doing their corporate events. Pinanggihan pa ko. Bakit kaya? Totoo yun. Meron isang all, ayun na na. Ang pangalan na ng sumulat, yung ayun na sana. Tumanggi pa. Diba ba? Ano ba? Ano ba gusto niyong supportahan? Anong klaseng play? Ito na nga yung original na Pilipinong sumulat, lahat Pilipinong may gawa. Ano ba? Eh, paano pa tayo magkakaroon ng kultura kung hindi niyo susuportahin ng itong klaseng palabas? So, humihingi po kami ng tulong sa inyo na ipahatid sa mga makakabasa at sa inyong mga, yung mga tagabasa na sana eh, hindi lang kami ha, lahat ng mga Pilipino plays, itaguyod, diba? Panoorin at supportahan. At bigyan ng magandang pansin. Kasi hindi kami tatagal nang wala kami sponsors. Lalo ngayong kalaking, kalaking production. Hindi naman kami pwede palabas ng basta-basta lang para sa atang 38 years na ang gantimbala. So, ayoko mag-emosyonate, eh, papakilala ko na lang. Ang aking artistic team. Siyempre, nakilala niyo na si Mr. John Babra, ang artistic director, si Direk Joey Lamaga na aking mama. Siyempre, kasama ko ngayong hapon ang sumulat, si Mr. Jomar Fleras. Jomar, dika. In 3 weeks, binigyan niyo sa aking libreto. And then, sabay ko na si ang aming composer, si Ginoong Jed Balsamo. Siya rin po ang kumuha ng play na ongoing na pinapalabas pa ngayon yung Magiging Magdilima sa Little Theater. Ito na si Jed, kumakain ba? Sa taas? O sige. Mamaya na lang. Short, ano na mo yung papalabas ng EDT? Mati ka lang. Ito lang pwedeng sabihin. Nagpasalamat po kami na nandito kayo ngayon para ipakita ang suporta niyo sa Gatimbala at sa Philippine Theater, no? Ito po ay manatawag dating isang historical event kasi as they've said, it's the longest running play in Philippine history. And as a playwright, I've rededicated myself into in writing the libretto na true to the novel, no? So wala po kaming binago dito. Pati yung mga kadita po ni Rizal kasi nasa Noli, ginawa lang po namin na music, no? na lyrics, no? But the message, the struggle, yung mga angst ni Rizal ay narito po sa nobelang ito at sa musical na to, at this is a good opportunity for the school children na nagbabasa pa rin ng Noli na makita yung ating may sidalaing Bella. Salamat po. Yes, good work. Before we start, inspiration. Hello po. Kanya siguro sa medyo na yan. Medyo hindi niya alam. Bago po i-present yung maliit na MTV namin, 35 Years of Cancer, gusto ko munang pasalamatan si, of course, si Dinong Awel Pass. Papa Awel, thank you. At inalaw mo kaming luluhin ang lugar mo. Napakasarap daw ng pagkain mo. Di pa ako kumakain. And then, syempre, ang aking kaibigan, Jobert, kapatid, salamat. Salamat na marami. Ibupin ang mundo, kainin ang gusto, alamin ng tamang daan kung paano ako maseso. Kasama ang buong tropa ng Juan sa Pilipinas, aming ibibigay sa madla at ipapadanas. Ang saya ng WhatsApp Pilipinas, tutok na sa WhatsApp Pilipinas. Ang saya dito sa Pilipinas, ihahatid sa inyo ng WhatsApp Pilipinas.